The day is here, and the time is now. This moment will definitely be the longest day of my travel for joining the vessel alone. Ilang oras kaya ang lalaanin ko bago makarating sa ating port of destination? Alamin natin yan sa videong ito, kaya tara na't samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Ang barkong sasampahan ko ay papuntang Port Elizabeth. Ito ay matatagpuan sa South Africa, so sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng mga connecting flights. Ang mangyayari ay mula Pilipinas papuntang Qatar, Qatar papuntang Johannesburg, South Africa at isang domestic flight naman papuntang Port Elizabeth. Nakakapagod, di ba? Gabi na nang makalis ako papuntang airport. Medyo dali na delay ako ng kaunti dahil nga sa kawalan ng koordinasyon sa opisina at ang magsusunod sa akin. Pero anyways, tuloy pa rin ang buhay. Pagdating ko ng airport ay diretso agad sa check-in counter. Siguro kay wa matay oya, buha may muhilak kog muhaghag. Lako, lako tag dry atong lips. So sige, ray lipstick atong lips away gila. Ha, so ganun. 12 midnight na yung flight ko kaya bilisan natin. Napakahaba pa rin ng pila sa check-in. Madami rin mga seafarers at pabalik na OFW ang naging kasabayan ko. At yun nga, naka-check-in na ako at papunta ng saglit kung saan ako maboboard. Naganap ako ng mga upuan at biglang nakita ko nung kaklase ko. What a coincidence. May flight din siya papunta ng US. Doon kasi siya maboboard. So ayun, nagkuntuan kami doon. Dumating kami sa Hamad International Airport pagkatapos ng 9 na oras na biyahe. Dahil nga papunta siyang US at ako naman ay papuntang South Africa, naghiwalay na kami ng landas. May isang oras pa ako na bakante bago mag-board kaya sinulit ko ang airport na ito bilang isa lamang sa mga best airport noong 2021 at 5-star airport. Pumunta ako sa common spot kung saan sila nagpa-picture at syempre, alam niyo na, selfie dito, selfie doon. Pupuntahan ko sana yung sinasabi nilang Mariner's Lounge kung saan makikita sa second level ng Duty Free Plaza. Ito ay malapit lamang sa mga gates and other facilities. Ang lunch na ito ay complimentary para sa mga marino at saka offshore staff kung saan sila ay makaka-avail ng mga ibang amenities ng Qatar Airways flights habang sila naghihintay para sa kanilang mga next na biyahe. Subalit dahil kapos na tayo sa oras, hindi na naituloy ang pagpunta ko doon sa Mariner's Lounge, pero alam ko kung saan siya na-locate.
Kaya bumalik na lang ako sa gate kung saan ako nararapat para sa aking susunod na flight. Naglaan ako ng mahigit 8 oras bilang travel time papunta doon. Di masyado karami ng mga pasahero kaya let's get on and feel like home. Tulog-tulog muna! Ito ay magta-transfer ako ng aking mga bagahe papuntang domestic terminal. At yun ay papunta na ng Port Elizabeth. At naglalakad ako habang papunta doon sa terminal at may susundo sa akin na mag-assist rin kung paano yung procedures nila dito. Dumating na ako sa Port Elizabeth International Airport at hinanap pa ng sundo ko. Yan, nakita ko na siya. Napakalaki naman talaga ng South Africa, no? Nakikita ko ito habang kami naglalakad at puntang sasakyan. Nakarating na nga ako sa aking kwarto na pagtutulugan ng ilang araw bago makasampa sa March 3, 2022. Kain muna tayo at matulog na nga may bing dahil bukas panibagong araw na naman.